All right, let's get Naboata City Mayor Toby Tianco's reaction to the DILG order on LGUs to refrain from announcing vaccine brands. We're now joined by Mayor Toby Tianco. Mayor Tianco, good morning to you. Good afternoon. Thanks for joining us today. Appreciate you coming to the show. Yes, good afternoon, Carmina. Okay, so your reaction, do you agree with the DILG order to not name the vaccine brand for those who want to get vaccinated? Your take on that? First of all, wala pa po kami natatanggap na order, no? Na written order with regards to that, no? Secondly, if we receive a written order, we would appeal and we would ask the DILG na i-reconsider sana naman nila ito, no? Why so? Because, first of all, no, I think that was a reaction doon sa nangyari sa, if I'm guessing it right, sa tingin ko yan a reaction doon sa nangyari doon sa pag-roll out ng Pfizer, di ba po? Pero katulad dito sa Navotas, nag-roll out naman tayo ng Pfizer. Maayos naman po. No? Kasi nag-roll out tayo ng Pfizer. Sa Pfizer, ang requirement natin, dahil nga malaki ang demand, hindi po pwede mag-walk-in sa Pfizer. Kailangan mag-pre-schedule sila. At dahil sensitive po yung temperature ng Pfizer, kailangan po sigurado namin na may gagamit bago kami maglalabas ng bakuna. Okay. So, maliwanag yon. So, 4 days na kami nag-roll out ng Pfizer, wala namang ganong insidente. No? Ngayon, mahirap din naman yung hindi alam ng mga tao yung kung ano yung ibabakuna sa kanila. Number one, mayroon pa rin vaccine hesitancy. No? So, we have to build confidence. By not naming the vaccine, it will not build confidence. Lalo lang hindi magpapabakuna yung tao kung hindi nila alam kung ano yung bakunang ibabakuna sa alam. Kahit hindi po namin sabihin yan, may maghahanda, may maglalabas ng bakuna the day before. So malalaman din yan ng tao, mas mapagdududahan lang po na may pinapaboran. Kasi may, for, sigurado 100%, may leakage yan kung anong bakuna ang ibabakuna for the next day. Pangatlo, sa tingin ko, karapatan naman ng tao na malaman kung ano ibabakuna sa kanya. Hindi naman po pwedeng babakunahan ka o basta bakuna lang yan pero hindi mo alam. No? I think it is the right of the person because it is part of his right to choose whether bakunahan siya o hindi. Kasama din yung kung anong bakuna yung gusto niya. Oh. Kasi dalawang punto po dyan din eh, Mayor. Yung isa is, you know, you want to address vaccine hesitancy. Mm-hmm. And if I remember correctly, in our previous discussions, nagpalabas po kayo ng survey, di po ba? You were asking your constituents their preference. Pagkatapos, kung itatanungin mo, tapos hindi mo rin naman pala ibibigay sa kanila, nagtanong ka pa. But this you did that because you also wanted to address the hesitancy. Yes, correct. Go ahead. So pagka hindi mo sinabi sa kanila kung anong ibabakuna sa kanila, number one, baka balikan kayo ng constituents din ninyo na bakit pa kayo nagtanong kung hindi nyo rin naman pala ibibigay. And pangalawa, pag binigay mo sa kanila yung gusto nila, then you are addressing the hesitancy right there because they're saying it's not about vaccine hesitancy, but what we're seeing right now is brand hesitancy. Is that apparent in the city of Navotas? Okay, number one, yung sasabihin sa amin, nagtanong pa kayo, hindi nyo naman pala ibibigay sa amin. Yun, pwede naman namin sagutin yun. Because yung bakuna ay galing sa DOH. So kung utusan kami ng national government, ay kailangan namin sundin yung utos nila, no? But more than that, kahit utusan po kami, siguro naman dapat din naman namin ipaalam sa kanila kung ano yung nakikita namin on the ground, no? At hindi makakabuti yung hindi pa alam yung bakuna. So kung kayo kami nga iuutusan ng ganun, sasabihin ko rin naman sa kanila, no? Na sana ma-reconsider because hindi ito makakabuti. Okay. Ngayon, pagdating doon sa survey, sinabi ko na naman dati ang highest preference is Pfizer, no? But if I will give you the data, tingnan natin ha. Ang nabakunahan na natin sa Navotas, first and second dose, is 26,145. Mm-hmm. Out of the 26,145, 666 lang dyan ang nabakunahan ng Pfizer, okay? Mm-hmm. Na first dose. Ang AstraZeneca na nabakunahan natin is, first dose is 8,216, second dose is 152. Ang pinakamadami pa rin na bakuna is
Sinovac, which is first dose 11,421 and 5,664 for the second, first and second dose of, correct, of Sinovac. Correct. Okay, ito yung kabuuan. Okay, so i-summarize natin yung kahapon. Kahapon, Sinovac, kaya naman Sinovac, 732 ang nabakuna naming second dose ng Sinovac yesterday. Mm-hmm. Ang AstraZeneca is 1,020. Ang Pfizer is 258, total to 2010. So kahit mas mataas yung preference ng Pfizer sa survey, pagdating sa totoo, pagdating sa rollout, nagiging iba. Because, bakit ganun? Pfizer, kailangan mag-schedule tayo. Okay? Hindi pwede walk-in. AstraZeneca, pwede kayo mag-walk-in. So there is a way na para ma-manage ito. It's a management of the rollout that we have to do. We don't have to hide the brand. We just have to manage the rollout properly to avoid the problems. And do you think also, hiding Mayor, the brand, hiding the brand will not solve the problems. Yeah. Ang gagawin lang ng tao dyan, o hindi namin alam yung bakuna, hindi na lang kami magpapabakuna, di ba? Yun na nga yung susunod kong tatanungin, Mayor, because if you're trying to address some sort of hesitancy here, wouldn't it be creating another monster of people not coming in, not going, not because of brand or preference or hesitancy, but because of the lack of confidence, of the lack of trust? Yes, kaya nga yun yung sinasabi ko kanina, hindi lang mawawalan ng trust doon sa brand ng bakuna, mawawalan ng tiwala doon sa proseso. Kasi ang tatanong ng tao, ano bang tinatago ninyo? Bakit kayo hindi maging transparent, di ba? How do we build confidence? How do we build trust in anything that we do? It is through transparency, di ba? By hiding the brand, we're not being transparent, di ba? Sa Dabota, sinasabi natin, ito yung i-roll out natin ngayon. Yung mga may gusto ng Sinovac na first dose, next week pa yung first dose ng Sinovac. Oh, so ganun ang sinasabi namin. So transparent. So ngayon, ang first dose na pwede is Pfizer at AstraZeneca. AstraZeneca, pwede kayo mag-walk-in. Pfizer, purely by schedule, hindi talaga tayo pwede mag-walk-in dyan. So we just have to manage the rollout. But I do not really agree in hiding and not disclosing the brand. Kasi we have to be transparent. We have to tell people the truth. Pag tinago natin yung brand, lalo ng isipin ng tao, may tinatago tayo. Now, if the DILG, though, will not reconsider and goes still pushes through with the order, what will your group, the Metro City Mayors, what are you prepared to do here? I don't know with the others. No, I don't know with the others, but kami, we will be forced to follow if they don't reconsider. But I will tell them already in advance, mahirapan lalo tayo mag-roll out yan. Forced to follow agad, Mayor? Forced to follow? Hindi ba pwedeng, I don't know. What's the next step there if they don't reconsider? Sa kanila galing yung bakuna, no? Sa kanila galing bakuna. Saka walang, I mean, Carmina, ikaw ba naniniwala ka ba na may sikreto? There is no such thing. Ang daming pagdadaanan para mailabas yung bakuna. Sino ba naman nagsabi sa kanila na maitatago yan? Hindi posibleng maitago yan. Kasi the night before ilalabas yung bakuna, ang gagawin lang ng tao, pag ayaw nila yung bakuna, nag-sign up sila, hindi na lang sila pupunta. Oh. Okay. Sasabihin, wag niyo sabihin na meron kayong darating na Pfizer. Meron bang sikreto, Carmina? Walang sikreto, pagdating pa lang yan sa airport, alam na nila, i-distribute yan. So kung gusto talaga ng Pfizer, hindi magpapabakuna yan. Mm-hmm. O pagdating pa lang sa local government, pagtanggap pa lang namin, alam na nila dumating yan. Alam naman hindi ibakuna yan. Mm-hmm. But if you are transparent, mas nakikita ng tao na wala tayong tinatago, wala tayong pinapaboran. Binibigyan namin kayo ng choice kasi sa tingin namin, lahat yan pare-pareho naman na maproteksyonan kayo laban sa hospitalization. So mas magtitiwala yung tao pag transparent tayo at pag binibigyan natin sila ng choices. Pero I'm going to go beyond transparency and mm-hmm. giving the public choices. I'm going to go to the basic right of a person. Di ba dapat tayo alam natin lahat kung ano yung isasaksak sa atin, kung ano yung medikasyon na, di ba, the medicine that we want to take, it's our choice. Yes, yan lang ang sinasabi ko. Ibig sabihin, karapatan ng tao na malaman. Kasi up to what point will you not tell him?
Diba? Yeah. Sabihin natin, oh, hindi naman po pwedeng babakunahan na siya, hindi pa niya alam. Tapos malalaman lang niya pag lumabas yung vaccination card na ganito pala yung binakuna sa kanya. Yan talaga totally hindi pwede yan because it is the right of a person to know. So, pag ang nangyari, sinabi mo sa kanya, di yung mga kasunod na nag-iintay sa labas, alam na nila lahat kung ano ibabakuna. So, there is no such thing as sikreto at hindi malalaman. But you know, Mayor, it will just build distrust. It will just build distrust. But you know, part of that discussion, that discourse about, you know, your right to choose which kind, you know, it also runs counter to the very idea of getting vaccinated. Alam naman natin yan, and you have been saying that as well. The best vaccine is the one that's available. Right. So how do you reconcile both? The one that's available. Yeah, the best vaccine is the one that's available, but it is still purely voluntary. You cannot force it upon anyone, no? So sinasabi natin, we are trying to convince them that the best vaccine is the one that is available. Pero kung ayaw niya, wala rin naman tayong magagawa. Hindi mo naman siya pwedeng pilitan magpabakuna kung ayaw niya. So, yun na nga ang sinasabi natin para makumbinsi yung tao. Kasi, tapos sinasabi namin sa Novotas, o ba't kayo natatakot sa bakuna? 26,000 na po yun ang bakunahan natin. Ni isa dyan, walang naging grabe yung epekto. So, sana naman magtiwala kayo sa vaccine. So, ganun eh. Di ba, to build confidence, you have to be transparent. Tsaka parang nakikita mo rin yan. No? Halimbawa, Mayor, nakita na natin na maraming dumagsa sa ibang mga syudad, no, just to get themselves inoculated. That should have an impact as well to those who are still hesitant to this day to see that there are a lot of people lining up to get vaccinated, kahit ano pang brand yan. The hope is that they will also get convinced to get vaccinated. One final question before we let you go. We've seen this in the city of Manila. They've opened up the vaccination process to allow those who are not part of the priority list to get vaccinated as well. Those who are willing to get vaccinated. Are you going to do that as well in Novotas? Hindi po. Kasi meron pa kaming binabakunahan na A2 tsaka A3, no? So unfair naman po doon sa A2, doon sa mga senior citizens tsaka persons with comorbidity kung bubuksan na natin, no? Tsaka yung natanggap nating bakuna, lalo na yung donated na bakuna ng COVAX, may condition po yan, no? Ang condition po dyan is hindi talaga pwedeng ibakuna yan sa hindi senior citizen at hindi persons with comorbidity. So baka pati yung donasyon natin galing sa COVAX ay maapektuhan kung ito po ay gagawin natin. So sinusunod po talaga namin na talagang yung mga A1 na nalampasan o hindi nagpabakuna noong una dahil baka nga may iniintay silang brand, tinatanggap natin. Yung A2, senior citizens, at saka yung A3. Saka kay Mina, alam mo ba, through word of mouth, nag-iiba rin yung isip ng tao. For example, may iba-ibang characteristics yung bakuna. For example, Sinovac, halos wala kang maramdaman, di ba napakagaan sa braso. Yeah. Karamihan ng side effect is inaantok o nagugutom after that. Yung Pfizer, mabigat talaga. Mabigat, hindi magalaw yung braso. Yung iba, the next day, knocked out sila. Masakit katawan. So, siyempre, pag nababalitaan yan, nag-iiba rin naman yung pananaw ng tao doon sa bakuna. But hindi talaga, basic right ng tao is transparency, di ba? So dapat malaman nila kung ano yung babakuna sa kanila. Hindi naman pwede itago sa kanila. Finally, Mayor, talk to us through the process. So inuubos nyo lahat ng mga naunang, yung nasa priority list. Ilang pasada, how many passes will you give those who are still hesitant before you say, okay, we gotta move on. We have to vaccinate those who are now willing. How long of a period are you going to give those who are still hesitant to this day before you say, we're gonna move on? Once we are given the go signal by the national government na pwede na yung A4, yung mga essential workers, we will follow, we will comply. Pero ngayon, maliwanag, sabi na hindi pa pwede. Two nights ago, nagkaroon kami ng meeting. Actually, nag-request na po kami. No? Ako, kasama ako dun sa nag-request, napayagan na yung A4. Ang gagawin na lang, magkakaroon ng time na itong oras na to para senior citizen lang. Correct. Itong oras na to para sa comorbidity.
itong okay. oras na to para doon sa A4. Kasi ganun yung ginagawa natin dito sa Navotas eh. Doon okay. sa mga walk-in sites, may walk-in site pang senior citizen lang. May walk-in time pang with comorbidity lang. So ganun din ang gagawin natin, no? Mm-hmm. So pag pinayagan tayo na tanggapin na yung essential workers, papayagan na natin yung essential workers. Kaya lang maglalagay pa rin tayo ng oras na itong oras na to is purely for senior citizens, no? Mm-hmm. Tapos itong oras na to is purely for persons with comorbidity. Tapos itong oras na to, lahat naman ng gusto ng A4, yun po, iniintayin na lang po natin yung go signal. Sana nga talaga, ako rin, gusto ko rin naman talaga, payagan nila. Kaya lang, hindi po natin gagawin yan hanggat hindi po sila pumapayag dahil baka nga magkaroon ng violation doon sa donasyon ng bakuna. Okay, we got it. As always, Navotas Mayor Toby Tiangco, thank you for joining us today. Take care and you keep safe. Yes, appreciate thank you. You joining us here. Yes, good afternoon. Good afternoon. Thank you. Bye-bye.